Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito tayo ngayon dito sa ating pinagawang bahay, dito sa bahay ko. So ngayon mga kababayan, i-update natin itong bahay na pinagawa natin. Kasi lumipat na kami dito. Kasi doon sa aming bahay, doon sa baba, doon sa bahay ng mama ko ay tulad ngayon ay bumabalik naman yung ulan. Kaya lumipat na kami dito po mga kababayan at hindi pa ito natapos at tuloy pa rin yung pagtrabaho nila. Ngayon yung nagpintura, hindi lang nagtrabaho kasi ay umuulan na naman. So hindi nakapunta. So i-update natin mga kababayan. Pasukin natin yung loob para at least makita nyo. No? So tara! So ito po mga kababayan, nagtaka kayo na may kulay puti. Ay batak po to. Yung tawag na yung binabatak sa mga tawag nun yung mga parang bangka. Kasi kung nakita niya to parang bakal, hindi po to bakal, kahoy. Itong kahoy na to ay napakatibay po to, ay gawa to sa mga katibay ng mga kahoy, yung mga yakal. Ito yung mga good talaga matibay na mga kahoy. Mas matibay pa to sa bakal. Kasi yakal talaga to. Kaya ang ginagawa ng pintor, pinatakan para pinturahan. Ayun o, tingnan nyo. Pinturahan yan. Pinturahan ng itim. Pasukin natin sa loob. Sinsya na po mga kababayan sa pagmumukha ko kasi galing po ako na sa sapa. May ginagawa ko doon. Pasukin natin. Sa loob. Ayan. Parang mas light yung mga ilaw. Pasensya na po sa kalat kasi kalilinis lang ng asawa ko kanina. Matulog kasi sila. So, gulo tayo dito. So, ayan. Malapit na natapos. So, dito talaga sa loob. Tapos na to. Dito na yung mga gamit namin. At kasi at tapos na. Dito po ang CR ng yung CR natin ito. Ilaw. Dito nag-CR si Sir Paul. Kala niya isa lang pero dalawa pala, nandiyan yung isa, yung liguanan. So, dalawa po to. Lagyan pa natin to ng yung ang tawag niyan. Yung dun, ganito lang ito. At ganito yung kulay na. Ito, same lang to silang dalawa. Yung brown, lagyan pa yan ng holding din dito. So, lumipat na kasi po kami mga kababayan kasi doon talaga sa amin, sa mama ko. Delikado talaga doon, baka maling naman yung baha. Kasi naglikasan yung mga pa din ng asawa ko doon. So, kailangan namin dito. At hindi pa na ito nablisingan. At hindi pa naman natapos to. Siguro mga pag natapos to, blisingan na natin. Diyan, lagyan pa yan na anong tawag niya? Lagyan pa to na tulad nito. Cabinet. Yung sa taas, lagyan ko ng cabinet. Tulad ito. Cabinet po ito mga kababayan. Ito po ay higot plywood. Ano po ito? Tugas. Ayan o. Kahoy po ito. Kahoy. So, napakatibay ito. Hindi po ito parang plywood lang. So kahoy po yan o. Napakatibay po yan. Ayan. So dyan. Same lang yan. Anong kurma nito? Ganito din sa taas, tapos barnisa natin para maganda, hindi tulad sa kameraman ko. Gusto po itong mga kababayan dito. So, balikan pa ito ng isa para madalawa na yung hindi pa kasi maklaro yung hindi pa masyado makita yung choco brown ba? Parang hindi pa yung puti-puti pa. Kailangan pa ito balikan ng isa. Nandiyan na yung mga bigas. Dito ko pinasok yung mga bigas at yung grocery na pinabot na ititayad na, no? Ang dami yan. Hindi muna tayo naka-vlog ng kuhan kasi ulan po mga kababayan. Mabuti ngayon ay parang init-init na. So, vlog sana kami ng doon. Nabaan. Kaso lang ay likado. Sa bubaha. Likado tayo doon. So, balik tayo sa labas. Yung mga
mga kids ko dito sa loob sila. Ayo. Yan yung dalawa. Ayo. Ito yung dalawa, ayan. Tingnan nyo. Ayan. Naglalaro. Hi, Tyler. Hi. Ah, sayo. Sige. Oh, oh. Ayo. Boom, boom, boom. Okay, parang oh. Sige, sayo. Sige, sayo. Oh, diba? Ang sumayo, yung mama niya tumago. Yan lang yung sumayo. Kasi ako, doon ako galit sa sapa, may ginagawa ko doon, kaya nilalam na mating ako. Dito na tayo sa labas. Pinsan po mga kababayan talaga sa kalat kasi yung mga pintura, yung mga materialis. Yan pa yung mga materialis. Oh. Ito yung ano, napaka ng pintor kasi hindi niya mahabot. Kailangan to. Ayan pintura. Ganun yung purma. Ganyan. So, ito ang final nito. Ito gray, ito black, at saka white. So, hindi pa yung napintura, hindi yan sa backdrop. Hindi pa yung natapos magpintura. So, napakalaki yung terrace natin para ipinsa sa ulan at hindi tayo mabasa, no? So, ito hindi muna ika-tiles kasi ay wala pa tayong pangbili ng tiles. Dahan-dahan lang muna para makalipat na tayo. So, pag natapos na ito pinturahan, final lahat, yung sa likod, tapos na sa likod. Dito naman tayo sa kabilang terrace. Maraming terrace itong bahay na ito. Ayan o. Yun yung terrace talaga ito. Parang design lang nyo. Para may madaanan ba. Coastal road. Dito tayo. Madaan. Para safety. Yung tingin ka dyan sa mga kapitbahay. Yung mga marites. Mga bahay kasi yan dyan mga kababayan. No? Sa harap, mga harap dyan ang mga bahay yan dyan. Madamit na nakasampay. So, yung nakita nyo sa likuran, yun po yung lupa ni Tita Igorota yung nabili niya. Ayan o, sa kabila. Dyan sana natin ilagay yung mga batang Amerikano, no? Pang lima natin babae, dyan sana. Kaso lang na nag-back out kasi yung isa na tulungan natin sa Barangay Magdug. So, na-vlog yung sa vlog natin na doon na sa Igorota Village. Doon natin itatayo yung panglima. So pagkatapos nito ay okay na yung panday, yung okay na yung kuya ko. At siguro anuhin na lang natin kung sino yung unahin natin kasi yung nangailangan talaga. Parang ano yung magawa natin dun sa mga bata. Siguro yung bata kung ano. Sa abangan nyo na lang sa YouTube channel ko. No? Ano yung unahin natin kasi yung dalawang bata yung ano ng bahay, nangyayon ng tubig. Kawawa talaga yun sila. Ngayon, planuhin mo lang natin ano yung natin. No? Kasi yung panglima, nandiyan naman yung materyales. At may pag-usapan pa kami doon sa lolo nila kasi may nag-misis din sa atin. Gusto nila kunin daw yung mga bata. Abangan nyo lang sa YouTube channel ko, no? Kung sino yung mauna. Basta yung dalawa, hanapan ko talaga ng paraan para yung mga bata magawa natin ng bahay. Kasi nga ay ngayon naman mahina pa yung channel na maliit pa yung channel natin at dito sa kabila napinturahan na to nung pumunta sila Sir Paul dito ay hindi pa ito napinturahan pero ngayon tapos na po ito mga kababayan no? Ayan. Tapos na to kulay green na yun so, dito naman tayo sa loob maliit tayo dito ito, ito yung papasok ka ng kusina paglabas mo terrace paglabas din sa labas sa sala terrace din doon. Dito tayo. So, yun po mga kababayan, no? So, kaya ko in-update tong bahay kasi ay vlog sana kami. Kaso lang yung punta ko sa mga sapa, parang malaki naman yung tubig. Kaya bumalik kami. Dalawang araw na wala akong vlog sa mga
charity, kaya diyan naman yung nakarili yung mga ang tulong natin, kasi nagpabot nga si Tita Edna ng pera para ipatulong natin sa ating mga kababayan na nandyan na nangailangan ng tulong, kaya ready na yung pagpamigay natin. Kaso lang ngayon ay delikado talaga yung mga kasada, para baka bumalik na naman yung baha. I-update ko na itong bahay para at least makikita nyo din, no? Makikita nyo nung yung bahay. Tapos na. Ngayon ay kunti na lang talaga. Tagal na to. Parang 3 buwan o mag-apat na ata. Kasi kaya ito natagalan, kasi yung mga panday ay hindi masyado nakapagtrabaho. Kasi nga ay yung papunta dito ay mga delikado yung mga kalsada. Yun sa nakita nyo nun sa vlog ko na naputol yung tulay, kaya hindi muna sila nakapagtrabaho. Ingat dapat kasi yung mga kalsada natin dito sa aming ay disipi, kaya natagalan tong bahay. Sabi ko sa kanila ay huwag munang magtrabaho, hintay lang muna. So yan, update ko lang kayo, at least nakikita nyo din yung bahay, no? At salamat din sa team na pumunta dito, no? Ito mismo sa bahay na si Sir Pugong Biero, Sir Paul. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. At sa PB team, lalo na kang Ili, kang Madam Yula, kang Peter Paul. Maraming salamat, team. Punta nyo dito. At kita-kita tayo ulit. At ito'y napakasaya ko po na kasama ko, na nakita ko sila. Kasi matagal kami hindi nagkikita. Siguro na sa mga 1 year. Wala nung lasing sa bahay ni Nanay Pili. So, salamat tayo na nakita kami ulit. Sa totoo naman ay wala naman talaga kaming away. Kahit hindi po kami nagsasama, basta ginagawa namin, layunin lang talaga namin yung pagtulong. Ano? So, nag-comment daw na nag-away kami nila, yung sino-sino dyan, yung mga team. Ako po ay wala pong problema ako, lang ako na mag-isa ko. Importante yung walang problema sa team, ano? Siyempre magpasalamat ako kang Sir Paul, kasi siya yung tulay na bakit nagawa ko to. Kasi totoo po mga kababayan, ang pagbablog mahirap pag hindi kilala yung kakapitan mo, no? Kung hindi dahil kang Sir Paul, hindi niya din ako makilala. Lahat ng mga sponsor, lahat ng mga viewers, aminin ko po yan, kasi aminin natin kung saan tayo galing. Magpasalamat tayo, lalo na sa Diyos, kasi yung Diyos yung instrumento. Parang tayo yung pinaitay ng Diyos pa na makilala natin yung isang tao na magbigay ng gandang bukas, buhay sa atin. Ano? Kaya Sir Paul, mas puso po akong nagpapasalamat sa iyo, sa Luna family. Maraming salamat sa inyo. Kasi ay inuulit ko, sa mga sponsor, hindi nyo ako makilala kung hindi dahil hindi ko nakilala din si Sir Paul. Kaya salamat talaga tayo sa taong kilala natin, na bago na tayo makagawa ng ganito, siya yung ginamit ng Diyos para makagawa ako ng ganito. Kasi sa likod talaga nito, hindi ko ito magawa kung hindi dahil sa mga sponsor, sa mga viewers. Kasi yung mga viewers, yan tayo kumikita. Kahit hindi naman tayo, hindi naman gaano kalaki yung channel natin, hindi naman gaano kalaki yung sahod. Inuulit ko palagi ang pagpasalamat. Baka magtaka kayo na bawat vlog ko ay nagpapasalamat, kasi ako po ay tim-tim tao. Hirap lang. Siguro, ginamit lang talaga ng Diyos para ako yung matulungan. Hindi lang sa yung matulungan ko, pati ako. Kasi po ay matagal ko na talagang pangarap yung magkabahay. Yun pa, kasi nakita nyo nga sa bahay ng mama ko na tapos sa buhay talaga kami. Yung bahay at bahay ng mama ko ay parang nadingding lang yung mga hamakan. So, ito kahit hindi naman ito magkalaki, pero sa akin napakasaya ko na nito, kasi napakalaking blessing to sa akin na binigyan ng Diyos, no? Kaya yung ginamit ng Diyos sa pagtulong, pagpagawa nito. Kaya nga, kita nyo ako doon kay Sir Paul, nakapag-vlog tayo, nakita tayo ng mga sponsor. Kaya lagi kong pinapasalamatan yung mga sponsor natin na walang sawang abot palagi. So,
wala man talaga akong maganti sa inyo, bawat isa sa inyo, no. So, maganti ko lang ang palaging pagpasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat talaga, no. Ang pinakaunang sponsor ko talaga sa pag-charity. Pinatak ko talaga sa isipan ko ang tumutulong talaga sa akin. Si Sir Jerry Asinto. Sir Jerry, maraming maraming salamat talaga. Siya po yung pinakauna kong sponsor na nagpaabot. Natulungan ko yung nanay na pinakain ko sa Jollibee. Grabe po yung pinagdaanan ko doon sa pag-umpisa talaga sa pag-charity. Ano? So, yun nga, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nandiyan palagi yung Panginoon. Kaya siguro, pinabayan tayo at bigyan tayo ng Diyos na ganito yung bahay. Kaya thanks talaga sa mga tao na ginamit ang Diyos para ako yung ako'y matulungan. Ano? Lalo na sa kang tita Iguruta na napakalaking tulong sa akin. Kahit wala, hindi na binablog, personal niya talaga na sabi niya nabilihin itong lupa at saka house and lot kasi sa iyo nagbili nito. Yun yung kaya ang ginagawa namin ito na television lang, repair lang itong bahay. Tapos inakpak kasi itong kilid na ito. Yung mga parto, kahoy lang po yan noon. Yung pagbili pa ng first yung pagbili nito. Yung ginagawa ng kuya ko, repair ko lahat. Itong baba, puro ito simento. Lalim. Parto, yung sa yan, puro yung simento. Yung sa taas naman, puro kahoy. So, maraming salamat talaga sa mga kuya ko din, no, na nag-guide sa akin, na tumutulong din sa akin. Kaya, mga kuya ko, maraming salamat din sa inyong lahat. Ang pagpasalamat ko sa mga sponsor, walang katapusan talaga ang pagpasalamat ko sa inyo kasi kayo yung tulay bakit nagawa ko yung mga misyon, kayo yung tulay na bakit na kumita ako sa YouTube. Siyempre, kung ako lang, hindi ko po talaga kaya kasi siyempre, kakumpisa pa lang natin. Isang taon pa lang ako noong February 7. At yung nga February 7, sana nakit ko yung isang taon ko sa pag-vlog. Kaso lang po, na-excellent ako noong time. Nakakasakit talaga yung likod ko. Pagpasalamat talaga din ako sa Diyos na mabuti at gumaling ako, no? Yung napacheck up ko dun sa Davao, kasama ko sila Sir Paul. Yung time na pumunta sila Sir Paul dito, kaya thanks God talaga, no? Gumaling na tayo. Nakainom na ako ng gabon. Ngayon, okay-okay naman. Sabi nga ng doktor, talaga buhat ng mga mabigat. Kasi ugat lang daw yun na panungutan ba? Parang gano'n. Maraming salamat talaga sa Diyos na okay na tayo. Kasi marami pang tao na kailangan ng tulong, no? So, maraming salamat talaga. Doktor din doon sa Davao, doon sa taong hospital na kalimutan ko. So, maraming salamat talaga sa team na sila yung sinasakyan ko papuntang Davao. Ang sasakyan ni Billy. Kung hit lang po ako at yung pamasahin natin doon. At maraming salamat talaga din sa mga taong tumutulong doon akin, lalo na kang sa Anonymous ng Germany. Kita, maraming salamat. Ate Grace, maraming salamat. Ate Grace, oh, maraming salamat ng Ate Grace. Siya din yung message, siya din yung advice sa akin, tumulong. Maraming salamat, Ate Grace. Ingat sa trabaho mo dyan sa ibang bansa. Lalo na kang retired na, no. Maraming salamat. At Timili, balik nandun na siya Florida ngayon sa Timili. So, ingat sa trabaho mo, Timili, balik trabaho ulit. Okay na lang kita, no, na sana ay hindi ka palagi dyan. At least na marami ka pang tao na tutulungan, no. Maraming salamat, Timili, sa pagsuporta mo talaga din sa akin, Timili, no. Timili po ay isang kababayan natin na taga Davao, doon sa Indangan, Davao City. Doon po kami nagtagpo doon sa UIM. Kasi doon siya nag-process ng papilis niya para balik Florida. Ngayon, doon na sa ibang bansa. Balik na siya doon sa Florida ngayon. So, maraming salamat, Ate Millie. Kang Tita Bill, maraming salamat, Tita Bill. At saka kang Miss Pinky. Maraming salamat, Miss Pinky. Isa sa mga sponsor ng PB Team. Maraming salamat, Miss Pinky. At siyempre kang Tita Iguruta, maraming maraming salamat, Tita. Lagi mo
suporta sa akin. Maraming salamat talaga dito, no? Kasi si Tita'y Gruta po yung nagbigay talaga ng first ko kung sino pa yung nakaalala sa ating mga vlog. Tita'y Gruta po yung sponsor talaga ng mga pabahay. First ko nabigay na bahay kang Nanay Paulina. Pangalawa yung bata, yung kang Kuya Junil. Saka yung pangatlo yung kang Tita Dance, yung mga dalawang bata. So, mas nauna yung kang tatay, yung natulungan natin yung pumanaw, si Tatay Repulito. Ang nabigay nun si Ate Mili. So, pang-apat na yung bahay na bigay natin sa mga kababayan natin na nangailangan, no? Pang-apat na. Maraming salamat talaga sa Diyos na may tao talaga nakakita sa atin na natulungan natin, pinatutulungan din. Na, dahil sa akin, nakikita ko sila. Kaya maraming salamat sa inyong pagsuporta talaga, no? Sila po yung mga sponsor ng mga pabahay. Yung si Tita Dance, doon sa mga bata yun. Si Auntie Millie, doon sa yung pumanaw. Ang Tita Iguruta, dalawa. Yung panglima natin, ang sponsor doon, si Ate Joy Barros, si Auntie Millie, at saka Tita Lily Lupis, sila yung mga sponsor doon. Saka yung hindi ko pa mabanggit kasi nandun yung sa listahan. Matagal-tagal na yun kasi. Pero yung materialis natin, ready na doon sa panglima. So, abangan nyo sa YouTube channel natin kasi po yung dalawang bata, inulit ko yung dalawang bata at kawawa talaga yun kasi kung may nagpabot, may magpabot pa nun, siguro sila yung unahin kasi sila yung nangilangan ngayon ng tulong kasi nga ay nakisiksikan lang sila doon sa bahay ng lula nila tapos yung mayari doon, yung kapatid ng lula nila parang bumalik na dyan so ngayon, bata, parang nagkubo-kubo lang sila sa likod. Nakita niyo sa vlog ko na maraming mga sako. So, yun yung kailangan siguro natin unahin. So, tingnan lang natin kung may tumulong doon. Pero kasi yung sabi ko doon sa vlog ko na titutayan ko doon, tutulong ko, hindi man masyado malaki yung sahod ko. Pero hanapan ko po ng paraan yan para at least na natulungan natin sila, no? Ano man talaga ang mag-charity. Dapat mag-charity ay ano yung bigay mo talaga kasi kalinya tayo sa charity so, gagawin natin kung anong kaya natin, no? So, lang, maraming salamat sa mga sponsor, lahat ng mga sponsor na hindi ko nababanggit, maraming salamat, lalo na ka Tita Marisa Esquadro Salim, maraming salamat Tita, at siyempre sa magkakapatid ng Fresno, California, maraming salamat. Sa mga mag-asawa, no? Ate at kuya, ingat kayo. Sa mga anonymous na hindi nagpabanggit ng mga pangalan, kasi marami pong anonymous na hindi po sila gusto na babanggitin yung mga pangalan nila. Tapos puso po akong nagpapasalamat talaga sa inyong lahat. Inulit ko, hindi ko po ito magawa, hindi dahil sa inyo. Walang sawang pagsuporta nyo sa akin, kaya nagawa ko pa rin yung tulong sa ating mga kababayan. Dahil sa inyo, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na ka Ate Ruby Magkawan, Ate Bibi ng Surigao del Norte, maraming salamat. At saka kang Tita Lia Gos, maraming salamat Tita. Antay-antay lang Tita kasi ay siguro pupunta ako ng Tagum. Misis na lang kita, no? So, yun lang. Kasi malapit na itong matapos talaga itong bahay. Yun kasi ang promise natin pag matapos to, balik mission at balik trabaho ulit, no? So yun po mga kababayan, maraming salamat at dito ko na lang tatapusin ang vlog na to at God bless po, thank you po, bye bye.